So yun guys, bibigyan ko kayo ng konting pasilip dito sa ice cream shop natin. So yan, ito yung ating ice cream machine. Second hand po yan ha. So yan. Single nozzle lang po. Tapos, hindi po kasama dyan itong ABR. So itong ABR, binili na lang din natin yan through online. So good morning mga kapags, no? Bago natin upisahan, ito yung aming coke float, no? Siyempre, habang nagkikwentuhan, umiinom tayo ng coke float. Sarap. Meron lang nagtatanong, magkano ba yung kapital, no? Pag mag-open ka ng isang soft serve ice cream. Siyempre, unang-una dyan, ang pinakamalaking kapital mo dito is yung machine. Yun yung number one, machine. Okay, bakit? Magkano ba yung machine? Sa single nozzle, yung nozzle, yun na. Ewan ko ano ibang tawag dun, basta nozzle, yun. Sa mga single nozzle, pag ang alam ko dyan, nagre-range siya ng 50 to 70 o 80, 50 to 80 yung brand new, 50 to 80,000 yung brand new na single lang. Pero yung mga double nozzle o yung tatluhan, nagre-range siya sa mga 70 to 100,000. Maabot pa nga siya ng 120,000 plus, depende sa brand. Sa brand nyo yun. Pero sa mga marketplace, makakakita din kayo doon ng mga second hand. Mga second hand, yung mga, syempre, hindi ka basta-basta bibili ng soft serve ice cream machine kung merong diferensya, di ba? So magtatanong ka kung anong issue. Syempre, mahirap bumili ng ice cream machine pag second hand kasi unang-una ang taas ng cost niyan. Magkano mo bibilhin yung machine, di ba? So minsan single nozzle, mabibili mo siya na nagre-range siya sa 25,000 to 30,000 yung single nozzle na second hand. Oh, di ba? Tapos halimbawa makabili ka ng 25,000 pero may diferensya. Di ba? Ikaw ang mahihirapan. Kaya kailangan maging ano kayo sa pagpili ng mga machine pag second hand na bibili nyo, syempre. Kailangan matest nyo muna, no? Kung maganda pa yung machine, tsaka yung reason ba't niya binibenta, no? Minsan, baka reason na binibenta kasi may diferensya, di ba? So, tulad ng aking ice cream machine, guys, no? Hindi ko na sasabihin kung magkano yung bili ng ice cream machine namin, pero talagang mahal siya, no? And swerte ako, second hand siya, pero swerte ako kasi nabili ko, okay siya, wala siyang sira, walang diferensya. Yun, yun yung kagandahan dun. Kailangan kasi mabusisi ka. Actually, itong machine na to, nag-uusap kami na may-ari nito from Cavite. E ako, Candelaria, Quezon. So, nag-uusap kami, inopera niya ako, diba? Tapos, 1 week ko bago ginrab yung ice cream machine. Kasi, nagdadalawang isip ako eh. Kasi syempre, diba, malaki yung bibitawan mong kapital. So, yun lang naman. Pero kung gusto mong walang sakit ng ulo, walang problema, bumili ka ng brand new. So, sa single nozzle, 50,000. Pag may 50,000 ka, pwede na. Pwede ka na makapag-start. No? Ayun lang naman yung pinakamahal sa lahat, yung ice cream machine. Pero yung mga ibang gagamitin mo is okay, mababa naman yung costing niya. Tulad sa mga cone, sa cup, no? Tsaka medyo mataas din yung pumapangalawa sa pinakamataas ay yung mix o yung premix niya, yung ginagamit na ice cream ng soft serve. So yun, kailangan mo din makahanap ng medyo quality at medyo mura na soft ice cream powdered mix, no? Kasi yung mga top creamery mas maganda talaga. Kaya lang sobrang mahal. Tulad ko, hindi namin ma-afford yung top creamery kasi unang-una ang customer namin is bata, mga bata. So kailangan yung price namin is abot kaya, 'di ba?
Kasi kung tataasan namin, baka hindi na masyadong ano, hindi na masyadong mabili yung aming ice cream. Kasi wala kami sa commercial area. Pwede ka mag top creamery mix kung nasa commercial area ka, saan ba mga bayan, 'di ba? Kasi kami andito lang kami sa ano sa andito kami sa bahayan tong lugar kasi namin. So, paano ko ba naisipan mag-open ng ganitong business? So, wala po akong formal training, ha. Wala po akong idea tungkol sa business na to. Wala po akong kaalam-alam dito pagdating sa ice cream soft serve ice cream machine business na to. No? So, ang ginawa ko is lakas lang ng loob. Ilakasan ko yung loob ko kasi lahat naman ng negosyo, sa lahat ng negosyo, ano yan, natututunan yan, actual. So, ba't nga ba ako napasok dito sa ganitong business? Unang-una, tinignan ko yung market. No, unang-una yung market na kailangan nating gawin. Kasi, unang-una sabi ko, ang daming bata dito sa amin. Napakadami. So, ba't hindi ko gawing soft-serve ice cream? So, bakit soft-serve ice cream? Unang-una, wala kang kalaban. Diba? Although, mayroong mga nagtitinda na ice cream, yung mga dirty ice cream, yung mga, yung nagagala. Alam niyo yun, yung nagagala ng mga ice cream. So, iba siya. Kasi, hard ice cream yun. Ito kasing atin is soft ice cream. So, ayun yung kagandahan nito. Walang kagaya. Pwede kang maggawa ng iba't iba mong toppings. Maglagay ka ng mga toppings. Tulad nito. Gumawa kami ng coke float. So, mabenta yung coke float dito. Kami lang yung may coke float. Diba? Hindi ka nakakailangan pumunta ng Jollibee o McDo para lang mag-coke float. Sa mga, ano, syempre malayo din yung bayan. Diba? So, yun. Tapos, isip ka ng mga sa cup mo, lagyan mo ng ice cream, lagyan mo ng mga toppings, sprinkles, marshmallow, choco chips, nips, di ba? So, maganda kasi, kinakagat kasi ng bata yung mga ganun, ng mga concept, di ba? Kasi doon sa dirty ice cream, di ba? Dirty ice cream. Yung hard ice cream. Ayun lang. Ayun lang siya. Tsaka unang-una, sinasabi nung ibang mga bata, sabi, may bumibili sa amin, ang alat daw nung ice cream na yung nilalako. Kasi normal talaga yun. Kasi yung tabihan nung stainless na pinaglalagyan ng ice cream, di ba punong-puno ng yelo, tapos may asin. So yung asin, na-absorb nung ice cream. So nalalasahan mo din yung asin. Kaya medyo may alat ng konti. So yun. Siyempre, masarap pa rin naman siya, pero may comparison o pagkakaiba yung soft ice cream tsaka yung mga naglalakong ice cream. So yun, kaya masasabi ko sa mga nagnanais na mag-business na mga ganitong klaseng business, huwag na kayong mag-alangan. So gawin nyo na kasi talagang profitable siya. So magkano ba yung kinikita? Magkano ba yung kitaan? Unang-una, kikwentahin nyo lahat ng costing nyo mula sa powder, kuryente, cups, tapos sa mga syrup. Yan, lahat yan kwentado kung magkano kinakapatakan yan. So, yun para makita mo yung tubo mo, di ba, sa isang araw. So, kami, ang ginagawa namin, di ba, syempre, nililista namin lahat araw-araw. Tapos, sa loob ng isang buwan, kukumpute namin kung magkano yung tubo mo. Siyempre, yung sa kuryente namin, hindi na namin problema. No? Ang problema na ang kuryente namin, pag dumating si bill, siyempre may pambayad ka kasi nakaseparate na. Nakalagay na yung sa kuryente. So, yun yung maganda dun. So, magkano ba yung profit o net profit natin every month? So, nagre-range kami sa 4-digit. Yan. Nagre-range po kami sa 4-digit. Minsan 5,000, minsan 6,000. Pag maganda-ganda ang kita, umaabot po kami ng 8,000. So, yun yung maganda dun. Profitable talaga siya. Tsaka hindi ka nasisiro kahit alam mo yung umuulan. Ito maganda, ha? Kahit umuulan, pinupuntahan ka. Yun yung maganda dito sa business na to. Siyempre, unang-una, bago ka magtayo ng ganitong business, tingnan mo muna yung place mo. Yung
marketplace mo. Baka kasi magtayo ka ng ganito pero hindi wala namang masyadong tao doon sa lugar mo, 'di ba? So may mga diskarte din diyan. So mag-post ka sa Facebook, gumawa ka ng page, mag-advertise ka sa mga tao sa paligid mo, gumawa ka ng promo, 'di ba? Ganun lang 'yon. So para mapalakas mo yung market mo, kailangan gumawa ka ng paraan para puntahan o pumatok ka sa tao. So ganun lang 'yon. So sa mga nagpaplano nito, no, kung meron kayong halimbawa 100,000, 'yan, pwede niyo na ipangumpisa 'yan. Kung mas maganda kung hindi kayo na upa kasi wala kayong babayarang upa. Tulad namin, wala kaming binabayarang upa sa bahay. So yun yung maganda, kuryente lang talaga. So dapat mag-prepare kayo ng ano, ng 100,000 kasi bibili kayo ng machine, no? Kung gusto niyo brand new o second hand, depende sa inyo. So kung mas maganda brand new na para walang sakit ng ulo. So bumili ka na medyo mura-mura na brand new. So yun lang po at maraming salamat. Sana po na-gets yung pinopoint ko. Share ko lang po sa inyo yung about dito sa soft serve ice cream, no. So sa powder mix makaka-order kayo niyan through Shopee. Search niyo na lang yung soft serve ice cream powder. So yun, marami nang lalabas doon. Kasi tulad dito sa amin, wala ka talaga mabibilang kahit sa palengke. Kasi wala namang nagaganito dito. So wala talaga magtitinda niyan. Depende na lang kung may malapit kayo doon sa mga bilihan o marami kayong nagtitinda niyan. So yun lamang po. Maraming salamat. And kung hindi ka man nakasubscribe, please pakisubscribe na yung YouTube channel ko.